pong pinagpalang araw sa lahat ng mga Facebook friends ko po na makakarinig ng mabuting balita. Welcome po sa The Word of God, Facebook Live of Daily Gospel. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo, Panginoon. Ipinagkaloob mo pa rin ng August 18, 2020. Maraming pong salamat sapagkat ang bawat araw na dumarating sa amin ay isang himala. Isang panibagong pagkakataon upang kami magbalik loob sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sapagkat through social media, Lord, ginagamit mo na ang mga Facebook Live upang ipalaganap ang mabuting balita. Ito po ang pinakakailangan naming ayuda sa panahon na ito, Panginoon, ang iyong mga salita. Sapagkat ang aming espiritu ay gutom sa iyong mga salita. Sapagkat kami laging nagkakasala. Kaya araw-araw kailangan naming makarinig upang mapaalalahanan kami na baka kami nakalilimot na sa iyo o sumusunod na kami sa gusto ng mundo. Magbago na kami ng isip. Ito na yung panahon kung saan kailangan na kami nga magbalik loob sa iyo, Panginoon, because Jesus will come anytime. O kung hindi man, anytime pwede mong kunin, bawiin ang aning buhay. Sama-sama po tayo manalangin. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama na sa langit upang linisin niya ang ating pusong marumi. Patawarin mo ako, Lord, sa mga kasalanang nagawa ko sa isip, sa pagsasalita, sa kilos, Lord. Ano man ang ginawa ko sa aking kapwa, sa iyo ko yun ginawa, Panginoon. Linisin mo po ang aking puso. Puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo po ako ng kababaang loob sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Sapagkat sa Facebook Live na ito, ikaw ang gusto kong maitaas, mabigyan papuri, pasalamat, sapagkat napakabuti mo, Panginoon. Bagamat patuloy kaming nagkakasala, hindi ka nagsasawa na magbigay ng everyday gospel para pakainin naming spiritong patay. Sabi mo nga, Panginoon, walk by faith, not by sight. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya, Panginoon, nananalig ako na sa oras na ito, kapag ang tungkol na sa Diyos ang pinag-uusapan, ang iyong banal na espiritu ay naririto. Naririto sa Facebook Live na ito. Sapagkat sa panahon na ito, ang Diyos ay dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Kaming mga nilalang mo ay may espiritu, kaya mag-spirit tayo, makikipag-usap sa Panginoon at makikipag-usap ang Diyos sa atin. Wala nang pinakamasarap na kausap sa bawat araw, kundi ang Panginoon. Kung saan nasasabi natin ang lahat ng gusto nating sabihin ng walang lihim. Sana ano man yung stress nyo ngayon sa trabaho, ano man yung problema, pagsubok na meron kayo, ano man ang karamdamang pisikal, lalo na ang karamdamang spiritual, mga kasalanan na naglalayo sa atin sa Panginoon. In Jesus' name, kinakasout ko po sa pangalan ng Panginoon Jesus upang malaya makapasok ang banal na espiritu sa ating katawan na dapat maging templo ng banal na espiritu. Nawa magkaroon tayo ng interes sa pakikinig ng salita ng Panginoon, magkaroon tayo ng kanya-kanyang reflection. Upang sa ganon, maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, Isa ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Muli, welcome po sa The Word of God, Facebook Live of Daily Gospel. Ang layunin po ng Facebook Live na ito ay upang una, ipalaganap ang mabuting balita through social media. Alam naman po natin na hindi tayo makalabas, hindi lahat nakakalabas, at gawa na ng paraan ng Panginoon upang sa ganun ma-reach out niya ang ating mga puso sa pamamagitan ng Facebook Live kasi halos lahat ng tao may cellphone. At utos po yun ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita. At ikalawa pong layunin ng Facebook Live na ito ay maging daily bread po natin. Araw-araw po tayong kumakain physically, magkain na biyaya ng Panginoon upang tayo hindi magkasakit at lumakas physical. Pero higit sa lahat, kailangan pinapakain din natin ang ating espiritu. Sapagkat sinabi po sa Bible na ang tao ay binubuo ng katawan, espiritu at kaluluwa. So baka hindi natin nabibigyan ng pansin ang ating espiritu at kaluluwa na yun dapat ang mabuhay. Di po ba? Ibang kahit patay ka na physical, kailangan buhay ang ating espiritu para pag humarap tayo sa Panginoon, sa araw ng paghusga,
eh, masasabi ng Panginoon, hindi tayo ginutom ng Diyos. So, napakabuti ng Diyos, no? Araw-araw siya nagbibigay ng biyaya when it comes to gospel. So, nasa sa atin na lang yun kung paano natin tinatanggap. At itatlong layunin ay transformation. Dapat may nagbabago po sa atin. Kasi kung lagi tayo nakikinig ng gospel, tapos wala naman po nagbabago, hindi po tayo sumusunod sa utos ng Diyos, yun po yung tinatawag na patay ang pananampalatayang walang gawa. Yun po talaga ang gusto ng Diyos kung bakit siya nagpagaling ng mga may sakit noon, nagpalakad ng mga pilay, nakakita ang mga bulag. Kasi gusto ni Lord, hindi yung transformation lang o kagalingan physical, kundi yung transformation inside, yung ating spirit. Yun talaga ang target ni Lord kung bakit siya nangaral at nagpagaling, nag-cast out ng mga demonyo. Hindi lang yun, nagbuhay pa siya ng mga patay. Amen. So, kung nangyari noon yun sa panahon ng Panginoong Jesus, mangyayari din yun sa atin. Basta, manalig lang tayo na walang imposible sa Panginoon. Amen. So, ngayon po, ang ating pong gospel ay para bukas po, for August 19, 2020. At in advance ko siya, no, anticipated gospel. Kasi may gagawin po ako bukas eh. So, in advance ko lang ngayon. Pero bukas, i-replay ko naman yung True Watch Party. Pero ngayon po, live tayo para sa Wednesday Gospel para bukas. At ang ating hashtag ay Worker for Hire. So, malalaman natin kung bakit Worker for Hire. May kinalaman po yan sa Mabuting Balita para bukas. August 19, 2020. Amen po. So, tayo po ay sama-sama nga makinig sa Mabuting Balita. Ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Ang mga manggagawa sa ubasan. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang magkaikaisayam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas naman siya ng makakailalabing dalawa ng tanghali at ng maikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-ikakalima na ng hapon, siya'y lumabas rin ginawa at nakita pa na niya ang iba pang walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at kumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo ang mga manggagawa at sila'y upahan, mumula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang nagsimula ng mag-ikakalima ng hapon ay tumanggap ng tig-isang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang huling dumating, samantalang maghapong kaming nagpagal at nagtiis."
ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maanong kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo, wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiingit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, ayan po yung mabuting balita para po sa August 19, 2020, Wednesday Gospel. So, bigyan po natin ng senaryo, no? Yung mabuting balita. Ito po yung tungkol sa parabola. Parabola po ng mga manggagawa sa ubasan. Amen. So, kumbaga para tayo nanonood ng pelikula, no? Ilagay natin isang senaryo sa ating isipan na meron daw isang may-ari ng isang ubasan. Isang malaking ubasan yan, no? Merong may-ari. Ngayon yung may-ari ng ubasan, lumabas siya. Isang umaga, lumabas siya. Maagang-maaga lumabas siya kasi meron siyang hinahanap. Naghahanap siya ng mga manggagawa sa ubasan. Yung siguro, yung pipitas, iba yung mga ubas, pagka hinog na yun, maraming kailangang manggagawa para pitasin yun. Kasi syempre, pagbebenta yun ng may-ari. Amen? So siguro, napakalaki talaga nung ubasan nung may-ari. Maring ektarya. So, labas siya ng umaga, no? Naghanap siya. Napunta siya sa lansangan, naghanap siya. May nakita siya ngayon. Tapos tinanong niya, sabi niya, ikaw, pwede ka bang magtrabaho sa ubasan ko? Kasi nangangailangan ako ng trabahador eh. E di, umuo. Umuo yung nakausap niya. At ang sinabi nung may-ari na, sige, babayaran kita ng isang denaryo. Basta halika, punta ka sa ubasan ko. So, di, may nagtatrabaho na sa ubasan niya. Maya-maya, mga makiasyam, na parang 9 o'clock in the morning, lumabas na naman siya. Ganun din ang ginawa niya. Tapos dumating yung 12 o'clock, ganun din. 3 o'clock, ganun din. Hanggang sa dumating na yung 5 o'clock in the afternoon, ganun din ang ginawa niya. Lumabas pa rin siya at naghanap siya ng mga tao na pwedeng magtrabaho sa kanyang ubasan. So, mas kikita natin sa parabola na yung may-ari, siya mismo yung personal na naghahanap. At ang kanyang offer, pare-pareho. Kung ano ibabayad niya doon sa una, yun din ang ibabayad niya sa mga sumunod pang manggagawa na pumayag. Ngayon, itong manggagawang kasing ito, ano yun eh, nasa lansangan sila eh. Tayo lang, nakakatayo lang, para bang tambay lang, tumatambay, tayo-tayo lang. Kasi tinanong sila na may-ari, ano bang ginagawa niyo? Hindi ba kayo naghahanap ng trabaho? Ba't tatambay-tambay kayo dyan? Eh, ang sagot naman ng ibang manggagawa, excuse me na, wala po kasing magbigay ng trabaho sa amin. Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho. Kaya eto, tatambay-tambay kami, lakad kami ng lakad. O edo, eto na ako. Halika, wala ka palang trabaho, halika, punta ka sa ubasan ko. Kailangan ko ng trabahador doon. So, yun po yung istorya na makikita natin sa parable ng manggagawa sa ubasan o yung sa English vineyard. Tapos syempre, sabay-sabay, marami na siyang nakuhang tao, no? So, nagtrabaho na sila sabay-sabay sa isang araw. E di dumating na yung time na natapos na yung trabaho. E di pumila na yung mga trabahador. Mula dun sa tinawag yan ng umaga, alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. So, kapila na yan. Di abutan na ng sweldo. Ngayon, yung unang-unang tinawag niya ng umaga, ang binayad niyang may-ari, isang denaryo. Yung sumunod na mga trabahador na tinawag niya sa iba't ibang oras hanggang doon sa alas 5 ng hapon, isang denaryo din. Amen? So ngayon, parang unfair yata. Napansin ng ibang trabahador, nagreklamo. Sabi, bakit ganun? Ako, umaga pa lang, nagtatrabaho na ako. Samantalang yung pinakahuli dyan, isang oras ng alas 5 mo lang tinawag eh.
isang oras na nagtrabaho. Ako, 8 oras na ako nagtrabaho eh. Ba't pareho yung sweldo namin? Ayan ang sagot ng may-ari. Hindi naman kita dinaya. Hindi ba nag-usap tayo? Ang usapan natin, ang kontrata natin, babayaran kita ng 1 denaryo. Sa araw na ito. Kaya kahit anong oras ko tinawag yung iba mong kasamahan, pare-pareho kayo ng bayad. Kahit sabihin pa natin mas matagal kang nagtrabaho kesa dun sa iba. Amen? Parang ano, no? Parang pakyawa, no? Hindi per day, no? Parang pakyawa na nangyari. So, tapos ang sabi pa nung may-ari, bakit ka ba nakikialam? Hindi ba umuo ka naman sa kontrata natin? Pumayag ka. Eh ano ngayon, kung gusto kong bigyan kayo pare-pareho, pantay-pantay yung sweldo nyo, kahit ilang oras yung pinagtrabaho, kahit iba't iba. Bakit? Naiinggit ka ba sa kagandahang loob ko? May karapatan akong gawin kung anong gusto kong gawin sa aking ubasan. Kung magkano yung gusto kong pasweldo, kung ilang oras sila gusto magtrabaho, may karapatan ako kasi ako may-ari niyan eh. Amen? At sa bandang huli ng parable, sinabi ng Panginoong Hesus, kaya't ang nahuhuli ay mauna at ang nauuna ay mahuhuli. Ito nga, alam niyo kasi ang Panginoong Hesus, kapag nagbibigay siya ng mga parable o parabola, inahalin tulad niya kasi ang paghahari ng Diyos sa mga ganitong kwento. So, kung isipin mo, kung ililiteral mo, parang ano, no, minsan mahihirap intindihin kung literal lang yung pagpapaliwanag. Pero merong spiritual explanation sa kwento na yan. Merong talagang gustong ibigay na mensahe ang Panginoon sa kwento na yan na may apply natin sa buhay natin ngayon. Lalo ngayong panahon ng pandemic. Laganap ang COVID virus. May apply natin yan. So, sa paanong paraan? So, hashtag worker for hire. Nung wala pang pandemic, masasabi natin ang hirap ng maghanap ng trabaho. Ang daming nakagraduate. Pagka-graduation na, ang daming nakagraduate ng education, ng accountancy, ng, di ba? Ng engineering, ng doktor, ng nurse, ang dami. E biro mo, ang daming nag-graduate, pero pagka nag-hire naman ng isang company, minsan isa lang. So, ibig sabihin, sa isang posisyon, isang katerba yung nag-graduate, mag-aagawan sila. At minsan pa nga, nag-iibang bansa yung mga nag-graduate. Kasi nga, hindi mataas ang pasweldo dito sa atin. Amen? So, wala pang pandemic, malthas na yung rate ng mga taong walang trabaho. Eh, ngayong may pandemic, lalo na. Di po ba? Lalo na. Ang daming mga nawalan ng trabaho. Bakit? Eh, syempre, paiba-iba yung quarantine level natin eh. Minsan, pwedeng mag-business. Minsan, hindi pwede. Magsara ang business. Hindi ka pwedeng magtrabaho. Minsan, pag iba yung quarantine, pwede ka magtrabaho. Pili lang magtatrabaho. Iba na eh. Iba na yung status ng work ngayon, ng trabaho. Hindi natin alam na baka sa susunod pang mga araw o buwan, eh yung pinapasukan natin, eh magsara. Kasi nga hindi natin alam kung anong mangyayari. Kumbaga, nararamdaman na natin yung epekto ng ganitong quarantine sa ekonomiya ng bansa. So, masasabi natin na ano nang susunod? Ano nang takbo ng Pilipinas? Paano na lang pag nagsara lahat ng mga business? Babagsak ang ekonomiya natin. Maraming mawawala ng trabaho. At hindi lang yun. Talaga namang may nawala na ng trabaho. Amen? Kasi hindi na kaya ng kumpanya na pasweldohin lahat. Siyempre, biro mo, nagpo-produce ka ng ganitong produkto tapos pahihintuin ka ng gobyerno. Hindi makabili ang tao, hindi makalabas. Kailangan yung mga frontliners lang na talagang main commodities. Amen? So, paano po natin marerelate to o maiko-connect sa mabuting balita tungkol sa manggagawa sa ubasan? Ang tinutukoy na manggagawa dito sa parable na to, tayo mga tao. At yung ubasan, yun yung paghahari ng Diyos. At yung may-ari dun sa ubasan, yun mismo ang Diyos. So, masasabi natin na ang Panginoong Hesus pala, o ang Panginoong ang Ama sa Langit, lagi pala siya naghahanap ng worker for hire. Workers for hire. Kasi tayo,
tayo dito sa mundo natin, titingnan muna natin yung pangmundo, no? Yung pangmundo. Dito sa mundo, kailangan may natapos ka sa pag-aaral. Kailangan na graduate ka ng ganito, ganyan. Sa madaling salita, kailangan magsusunog ka talaga ng kilay kung gusto mo maging doktor, engineer, nurse, amen. Para bang mas malaki yung oportunidad mong magkaroon ng mas magandang trabaho at malaking sweldo kapag may natapos ka. Hindi po ba? Yung mga estudyante, kabataan, kaya kayo nag-aaral mabuti kasi gusto nyo magkaroon ng magandang kinabukasan. Tsaka syempre, pag nag-submit ka ng resume mo doon sa employer, makita niyan, wawa, ang ganda ng mga grades mo. Sa ganito kang school nang galing. Ganito yung mga experience mo. Ganyan tayo, di ba? Pagka nag-hire tayo ng worker. Kahit sabihin natin simpleng worker sa bahay, kasambahay, katulong. Siyempre, hahanap tayo ng masipag, mapagkakatiwalaan. Meron tayong mga qualification. At siyempre, pag may qualification at natanggap ka, siyempre, kailangan kumuha ka ng mga benefits. Kailangan may overtime pay. Kailangan may 13-month pay kung regular ka na. Merong, di po ba, may mga benefits ang isang, may karapatan ang isang manggagawa sa batas natin na dapat tinatanggap niya. Hindi dapat inaabuso ng employer. Yun po yung worker for hire sa mundo. Ganun po yung kalakaran. Pero meron naman mga tao na hindi sila nakagraduate, pero maabilidad sila. Hindi sila nakatapos, pero umunlad sila sa buhay kasi meron silang abilidad. Nadaig nila yung graduate. Mas yumaman sila, mas nakapundar sila. Kasi meron silang, yung alam mo, hindi lang tiyaga. May abilidad sila. Na minsan wala yung, kasi alam nyo, sa paghahanap ng trabaho, hindi naman kinakailangan na pag nag-graduate ka ng nurse, gusto mo nurse agad. Kung minsan kailangan magdaan ka muna sa mababang posisyon, hindi mo naman kaagad makukuha yung mataas na posisyon Amen? Kailangan yung nasa process siya. And of course, kapag hindi ka naging maganda sa pagtatrabaho mo, pwede kang patalsikin ng employer mo. Kung absent ka, late ka, hindi po ba? May mga penalty din yan. Pero sa mabuting balita, hindi yung trabaho sa mundo ang tinutukoy ng Panginoon. Kundi, ang Panginoong Diyos ay araw-araw naghahanap ng worker for hire sa kanyang ubasan, sa langit. Sa paano pong paraan? Tayong tao, lahat gusto ng Diyos na i-hire. Kasi, sinabi nga doon sa mabuting balita na tinanong nung may-ari, bakit kayo tatayo-tayo dyan? Ano sagot nung tao? Kasi po, wala pong kaming magawa . Wala pong mag-hire sa amin . Wala pong gustong magkuha sa amin magtrabaho . Pero, in spiritual explanation, ang Diyos, araw-araw, nagbibigay siya ng opportunity na paglingkuran natin ng Panginoon. Ang trabahong binabanggit dito ay yung paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi naman kinakailangan mataas ang pinag-aralan mo, mayaman ka, hindi naman kinakailangan na maglingkod sa Panginoon, kailangan maging preacher ka, maging pari ka, maging hindi. Ang paglilingkod sa Panginoon, bata, matanda, mahirap, mayaman, ino-offer ni Lord yan. Kaya nga diba, doon sa parable, nag-offer yung may-ari ng isang dinaryo, pantay-pantay. Kaya nagtrabaho ko ng umaga, gabi, o ano, pantay-pantay. Pero may nagreklamo pa. So sa ating buhay, pantay-pantay ang offer ni God sa atin. Kung bibigyan niya ng buhay na walang hanggan si Maria, bibigay din niya kay Juan yun, kay Pedro, sa'yo, sa akin. Yun yung dinaryo na binabanggit. Gusto ni Lord ang maging fair. Kung pinapatawad ko si ganito, papatawarin din kita. Kung binibigyan ko ng kagalingan yung isa, bibigyan din kita ng kagalingan. Ang biyaya ng Diyos, pantay-pantay. Nagbibigay ng araw, ng ulan, ng hangin ang Diyos sa mabuti at masama. Diba? Pantay ang Diyos. Fair siya. Pero, ang Diyos pala naghahanap ng trabahador sa Kanya. At ang una kasi, alam niyo po kasi,
tayong mga tao, ang una natin dapat trabaho ay ang paglingkuran ng Diyos. Hindi naman po masama na may trabaho ka ngayon. Siyempre, ano mo yan eh. Yan yung way para kumita ka, para may makain kayo, pambayad ng bills. Okay lang naman yun eh. Wala namang question si Lord dun eh. Ang kine-question na ni Lord, masyado ka nagpapakamatay sa trabaho mo. Na halos overtime ka na, sobrang nang sip-sip ka sa boss mo, na minsan nandadaya ka pa para magkaroon ka ng promotion. Yung may mga tao kasi na sa trabaho nila, ginagawa talaga nila lahat para tumaas yung position nila. Umunlad sila. Meron pa nga ibang tao na nagdo-double ng work. Bukod sa trabaho nila, meron pa silang extra income. Amen? O meron namang taong walang trabaho, tambay lang, sa bahay lang. Tamad maghanap ng trabaho. O kung maghahanap pa ng trabaho, walang makita ng trabaho. Sabi ni Lord, higit pa dyan ang gusto kong gawin nyo. Iniimbitahan tayo ng Diyos na araw-araw, ikaw, Sister Isabel, Brother Anthony, halika rito, wanted ka sa akin. Kailangan ko ng manggagawas. Kailangan ko ng mga taong magpapalaganap ng mabuting balita. Kailangan ko ng mga taong gagawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. Kailangan ko ng mga taong magpapatawad sa mga taong nakasakit sa kanilang kapwa. Kailangan ko ng mga tao na masasabi ko nga gagawa ng kabutihan para maibigyan ng kapurihan ang aking pangalan. Yan ang klase ng manggagawa na hinahanap sa atin ng Diyos. Sa trabaho natin din sa mundo, masaya tayo pag may 13 month, 14 month, overtime pay, pag nai-increase na ng sweldo, pag natataas ang posisyon. Pero walang sinabi yan sa kumpanya ng Diyos. Sapagkat sa kumpanya ng Diyos, walang retirement. Hindi ka magre-retire. Nagtatrabaho ka dito sa mundo, pag namatay ka, hanggang doon sa kabilang buhay. Walang retirement. At ang overtime pay na binigay ni Lord, higit sa overtime pay na natatanggap ng tao. Amen. Maraming benepisyo tayong makukuha kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon. Kapag tayo ay naging manggagawa ng Panginoon. Sinabi po sa Bible na ano man daw ang inyong gagawin, gawin nyo ng magaan sa inyong kalooban. Nawaring hindi kayo sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. Ganun po ba tayo pag magtrabaho? Mga nanay, mga office worker, mga nagtatrabaho sa pabrika, mga online selling, kahit anong trabaho mo na pinagkakakitaan mo, o kahit sabihin na natin hindi ka kumikita, sabihin may bahay ka, nagluluto ka, nagwawalis ka, pwede kang maging manggagawa ng Panginoon. Sa paanong paraan? Kapag nagluluto ka, isipin mo na ito'y paglilingkod mo sa Diyos. Ino-offer mo kay Lord yung niluluto mo. Kung nagtitinda ka ng ulam, yung niluluto mo para kay Lord. Para ano? Para hindi mo dayain. Yung bang tipong nasa isip mo lang, kumita ka na, gusto ko mas kumita, kaya titipirin ko to. Titipirin ko to sa lasa, sa ingredients. Gusto ko kumita eh, wala pa kailam. Na, kumbaga, quantity yung habol, hindi quality. Okay, masasabi natin na yung tipo ng manggagawa na pag nandyan lang si boss at saka lang siya kikilos, pero pag wala yung boss niya, andyan na. Facebook, ano nang ginagawa ko lang connection sa trabaho, nagnanakaw ng mga office equipment. Amen? Pero kung isipin natin, ay, kahit wala yung boss ko, kahit nainis ako sa boss ko, gagawin ko yung trabaho ko. Kasi para kay Lord to eh. Amen? Kaya kahit anong ginagawa natin, lagi natin isipin para to sa Diyos. Kung nagtatrabaho ka para sa anak mo, sa magulang mo, sa asawa mo, para to kay Lord. Kasi pag isip mo para kay Lord, gagawin mo yung the best mo. Nakakahiya kasi. Yung amo natin, yung lumikha ng tao, lumikha ng mga dito sa mundo, mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Amen. Siguro kung ganun ang way of thinking natin, baka hindi ka na magtapo ng basura sa daan. Baka hindi ka na tumawid sa mga bawal tawiran. Bakit? Kasi alam mo, hindi ka nakita ng pulis, pero kitang-kita ka ng Diyos kung ano yung ginawa mo.
Amen. Yun ang klase ng manggagawa na gusto ng Panginoon. Tapat. May kababaang loob. Sinusunod ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi kailangan ng Diyos ang mataas ang pinag-aralan. Hindi kailangan ng Diyos ang mayaman. Hindi kailangan ng Diyos na ikaw ang may-ari ng kumpanya. Para sa Panginoon, ang katalinuhan ng tao ay kamangmangan sa harap ng Panginoon. Ang taas na ng pinag-aralan mo eh. Pero kung makalait ka naman ng kapwa mo, kung makalait ka naman ng manggagawa mo, kala mo, binili mo na yung pagkatao niya. Di po ba may mga ganun, no? Porque bossing-bossing. Kung makasigaw sa kanyang manggagawa, akala mo, nabili na. O kaya, hindi naman siya yung may-ari. Supervisor lang siya dun. Kung makalait ng kapwa, akala mo, siya yung nagpapasweldo sa'yo. Di po ba? Kaya wala nang pinakamasarap na mag-apply tayo ng trabaho sa Panginoon. Kasi wala tayong kalugi-lugi. Kahit sweldohan pa tayo ng 1 million isang buwan, wala yung kapantay sa ibibigay na benepisyo sa atin ng Panginoon. Sapagkat sabihin na natin, ikaw na yung may-ari ng mga malalaking mall dito sa mundo. Eh ano ngayon? Hindi naman doon babase ng Lord yung performance mo. Binabase ni Lord ang kanyang pasweldo kung paano tayo sumusunod sa kanya. Kaya lang ang problema, alam na natin na may pinapatrabaho sa atin ng Panginoon. Ano ba yung unang pinapatrabaho sa atin ng Diyos? Ang unang pinapatrabaho sa atin ng Diyos ay ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Pero ang problema sa ating tao, ang daming kahati ng Lord sa ating lakas, sa ating isip, sa ating puso. Hindi natin ma-seek first ang kingdom of God. Amen? Alam mo, sa panahon natin ngayon na pandemic, nagtitriple time si Satan. Ang technique niya, ligawin, lituhin ang tao. Since uso ang mga social media, since fast technology na tayo, talagang inaagaw ng Diablo ang attention natin. Hindi natin alam na lumilipas lang pala yung oras natin sa paglalaro sa YouTube, o panonood sa mga ML, o sa mga bagay na nagiinuman ng walang, di ba? Marami tayong ginagawa na pampalipas oras. Pero di ba sabi nga, time is gold. Paano dyan eh? Hindi ka magtatrabaho sa Panginoon, eh paano kung bigla na lang dumating ang Panginoong Jesus sa kanyang second coming? Paano kung bigla ka na lang nabagsakan dyan ng hollow block sa ulo, namatay ka, tatambay-tambay ka lang pala? Amen. Kaya huwag natin sasabihin na wala akong trabaho ngayon eh. Eh ano ngayon kung wala kang trabaho? Siguro wala kang trabaho ngayon dahil nagbawasan sa kumpanya nyo. O dahil may dahilan, may sakit ka. Pero huwag mo sasabihin wala kang magagawa. Dahil pwede tayo magtrabaho sa Panginoon. Amen. Huwag nating questionin ang pagiging fair God ng Diyos. Namatay ang Panginoong Jesus para sa ating mga makasalanan. Pare-pareho niya tayo inofera ng kanyang buhay upang tayo mabuhay din kamukha niya. Kaya kung nanaisin natin ang trabaho, kahit senior citizen ka na, pwede kang magtrabaho sa Diyos. Sabi ko nga, hindi ka kinakailangan maging preacher. Kahit sa loob lang mismo ng tahanan mo, yung mga apo mo, yung mga anak mo. Di po ba? Bigyan mo sila ng magandang disiplina. O kung hindi mo sila mapabasa ng Bible, ay kamukha nito, may mga Facebook Live. Lakasan mo yung volume ng cellphone mo para marinig ng mga tao sa loob ng bahay mo ang mabuting balita bawat araw. Kasi ang utos po ng Diyos, hindi lang naman 10 utos eh. Napakarami pong utos ng Diyos sa Bible. At isa na dyan ay yung pagbabasa ng Bible araw-araw. Sinabi din po ng Panginoong Jesus na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa Panginoong Diyos. Kapag tayo nagugutom, di ba kumakalamin tiyan, tumutunog, gagawin natin lahat ang paraan para makakain. Siyempre, manghihina tayo eh, hindi tayo mapakali. Eh paano na espiritu natin, di ba natin napapansin, hindi rin mapakali?
Kaya nga gawa tayo ng gawa ng kasalanan kasi gutom pala tayo sa salita ng Panginoon. Narinig na natin na ibigin ng kaaway, narinig na natin na magpatawad, pero ba't di pa rin natin magawa? Kasi matigas ang ulo natin. Kasi pasaway tayo. Kaya lagi tayo nahuhulog sa kasalanan. Amen. Kahit kailan hindi madaya ang Diyos. Hindi siya nagdaya sa atin. Tayo lagi natin dinadaya ang Panginoon. Amen po. So masasabi natin na napakasarap maglingkod sa Diyos. Kasi eternal life ang kanyang pinaka main prize. Yun talaga. Kung minsan nga may mga tao na sa sobrang trabaho nila sa kumpanya nila, minsan nakakalimutan na lang kumain. Minsan nakakalimutan na lang yung kalusugan. Wala silang gusto kundi makaipon ng makaipon ng makaipon. Eh yung dami na naipon nila, eh mauuwi lang pala sa pambili ng gamot kapag nagkasakit. Amen. Isipin natin kung ano yung sabi niya eh, sa buhay natin ngayon, lalo na ngayong pandemic, maging wise tayo, sigurista sa buhay. Hindi sinasabi ng Diyos na hindi ka magtrabaho o hindi mo mahalin ang trabaho mo. Okay lang yan. It's just a matter of priority. I-prioridad mo naman ang Panginoon. Pasalamat ka kaya ka nakatapos ng trabaho mo. Nakauwi ka sa bahay mo. Pagod ka kasi binigyan ka ng lakas ng Panginoon. Maraming tao na nakahiga lang sa kama. Nabundol ng motor. Hindi na makapagtrabaho. Pero ikaw, mula umaga, ginising ka ni Lord. Pag uwi mo sa bahay mo, kahit pagod ka, nakita mo yung pamilya mo. Safe kang nakauwi. Hindi ba dapat, hindi ba deserve ni God na pasalamatan siya? Amen. Masyado lang tayong natutuon kung ano yung meron ngayon. Kamukha ngayon, di ba, nabalita sa Masbate, nagkaroon ng lindol. Eh, hindi nyo pa ba napapansin? Pumutok, nagkaroon ng pagputok o explosion sa pagsabog sa Lebanon. Ayan eh, nangyayari na lahat ang mga nakasulat sa Bible. Mga lindol, mga pagputok ng bulkan, mga virus, na yan ang kamukha ng COVID. Kasi nabubuhay na po tayo sa last page ng Bible. Na anytime, kahit anong oras, pwede nang dumating ang Panginoon. Kaya lang napakabuti ng Diyos eh. Sa totoo lang, isang kurap lang, isang kisap mata lang ng Diyos, pwede nang dumating ang Panginoong Hesus at magkaroon ng paghusga. Maswerte tayo. Marami tayong mga mahal sa buhay na patay na, na hindi nakapagbalik loob sa Diyos. Pero tayo buhay pa eh. Tinatawagan pa tayo ng Diyos, binibigyan pa tayo ng pagkakataong magbalik loob. Pero ayaw, ang tigas ng puso natin. Para tayong mga Israelita, na iniligtas na ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin nila sa Ehipto, pero nung nailigtas na sila, napalaya na sila, matigas pa rin ang kanilang ulo. Di po ba? Parang yung sa Ehipto, yung masasabi natin pinakapinuno doon, yung Faraon, di ba, pinadalan siya ng Diyos ng maraming salot. Maraming salot. Amen. Kasi ang tigas ng ulo niya eh. Tayo ngayon, ano ba nangyayari sa atin? Ang dami ding salot. Ito na nga yung coronavirus, salot na yan eh. Ang dami nang namatay, ang dami nang nahawaan, number one pa ang Philippines sa Asia. Bakit? Kasi pasaway tayo eh. Simpleng pagmamask, simpleng pagsusot ng face shield. Hindi natin matiis, wala tayong sakripisyo. Yung pa lang yun ha. Konting sakripisyo na yun para sa kaligtasan natin. Ayaw natin sumunod. So magtataka ba tayo? Kung ilang araw lang, nagbabago na ng quarantine level ang presidente. At higit doon, kawawa naman yung mga taong sumusunod. Tapos sila pa'y nahahawaan. Eh paano kung anak mo yun, magulang mo yun, di ka ba maawa? Natatakot tayo sa virus na ito, coronavirus. Pero higit sa lahat, matakot tayo sa virus na simula pa lang sa panahon ni Eva at Adan, nandoon na hanggang ngayon. At ang virus na yun ay kasalanan. Na kahit naka-stay at home ka, kasama mo yung virus ng kasalanan. Kasi yan ang virus na gusto talagang ibigay ni Satanas. Yung sabi ni Satanas, ba't ka nakikinig ng salita ng Diyos? Ayaw ko niyan. Ayaw na ayaw ni Satanas na nakakarinig ka ng gospel. Kasi pwede mong ma-realize
yung katotohanan ng buhay. Kaya nililigaw niya ang tao ngayon. Sige, barkada, inom, mabisyo, pag-aaksaya ng panonood sa mga pelikula. Actually, pwede naman tayong gumawa ng mga normal na ginagawa ng tao. Basta hindi against sa will ni God. Pwede kang manood ng pelikula kahit ilang gusto mo. Pero please, seek first the kingdom of God. Unahin mo muna ang Diyos. Pagkatapos nun, pwede kung gusto mo, manood ka dyan. Kung gusto mo, may joke ka. Kung gusto mo, makipaglaro ka sa anak mo. Kung gusto mo, mag-cross-stitch ka. Kung gusto mo, magluto ka ng gusto mo, na pagkain. Gusto mo, mag-online selling ka. Okay, lahat yan kay Lord. Pero unahin muna natin ang Diyos. Kasi siya yung dahilan kung bakit tayo nakakakilos. Kung bakit bawat parte ng katawan natin nakakakilos. Paano kung sabihin ni Lord, alha, tatamad-tamad ka pagdating sa pagdadasal. Bago kumain, magdadasal, tamad ka. Matutulog ka, hindi ka malang nagpasalamat. Binigyan kita ng 24 hours, nakatulog ka na lang, hindi ka malang nagpasalamat sa akin. Pag-gising mo, mainit pa ulo mo. Imbis na makita mo na, salamat Lord, every gising is a blessing. Di po ba? Ang qualification po, para tayo ay maging manggagawa ng Panginoon, una sa lahat, magkaroon po tayo ng mababang kalooban. Kasi mahirap sumunod sa Diyos kapag mas mataas pa tayo sa Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon, huwag kang magnanakaw, huwag kang magnanakaw, period. Hindi yung huwag kang magnanakaw, nilalagyan natin ng pero. Eh Lord, wala akong trabaho ngayon, nangangailangan ako. Eh, minsan lang naman eh. Huwag kang mangangalo niya. Eh Lord eh, crush ko to eh. Huwag kang igalang mo yung amat ina. Hindi Lord, walang niyayang tatay ko eh. Walang niyayang nanay ko, pinamigay ako. Yung bang nag-utos na ang Diyos, nangangatwiran pa tayo. Sinusunod natin yung human will. Eh paano tayo uunlad yan? Paano tayo papasok sa kaharian ng langit? Ang gusto ni Lord, kapag nag-utos siya, ang sagot lang natin, yes Lord. Yes Lord, sabi mo, punta ako ng kanan, yes Lord. Kaliwa, yes Lord. Wala. Kasi perfecto ang utos ng Diyos. Hindi tayo dapat nangangatwiran according sa emotion natin. Kaya nga, ang kasalanan ngayon, laganap na sa buong mundo eh. Hindi po ba? Ang daming divorce, ang daming abortion, ang daming same sex. Bakit? Kasi, yung gusto ng tao, ang sinusunod niya, hindi yung gusto ng Diyos. Kaya kailangan makarinig tayo ng salita ng Panginoon everyday. Kasi, lumalaganap na ang kasalanan. Pinupuri na ng tao ang kasalanan. Okay na, sige, magpakasal na ang kapwa lalaki sa kapwa bahay. Pinupuri na yan ng tao. Okay lang, basta wala kang sinasagasa ang kapwa. Okay, wala kang sinasagasa ang kapwa. Ang Diyos namang sagasang sagasa mo. Durog na durog ang puso niya. Hanggat hindi natin kinigive up, sinusurrender, yung gusto natin sa buhay natin, yun ang sinasabing patay ang pananampalatayang walang gawa. Amen po. So sana magkaroon po tayo ng pagninilay sa mabuting balita para po sa August 19, 2020, Wednesday Gospel. Ako, ikaw, tinutumbok tayo ni Lord. Meron ka namang ginagawang trabaho para sa akin? Nagiging magandang halimbawa ka ba sa pamilya mo? Sinusunod mo ba yung mga utos ko? Hanggang ngayon ba may bisyo ka pa rin? Hanggang ngayon ba may galit ka pa rin sa kapwa mo? Ang hirap maglingkod sa Panginoon kapag may galit ka. Sapagkat sinabi sa Bible, bago kang maghandog sa Diyos, bumalik ka muna doon sa taong alam mong masama ang loob sa iyo at makipag-ayos ka. Tsaka ka maghandog. At sinabi din ng Panginoong Yesus, aba, kung di mo pinapatawad doon yung kapwa, di kita patatawarin. Pero kung nagpapatawad ka, patatawarin kita. Amen. Kasi kung ano yung sukatan na ginagamit nating sukatan sa ating kapwa, yun din ang panukat na ginagawa sa atin ng Panginoon. Ang daming worker o manggagawa ang kailangan ng Diyos ngayon. Ang dami. Ba't di tayo mag-apply? Amen. Kailangan lang natin may mababang kalooban, masunurin. Yun po yung mga qualification. Hindi kailangan ni Lord dito ng sobrang talino, sobrang... Siguro extra factor na lang yung matalino ka na, tapos meron ka pang karunungan. Kasi ang gusto ng Diyos, karunungan, hindi talino na pangmundo.
Siguro extra factor na lang yung nakatapos ka ng pag-aaral. Halimbawa, doktor ka, tapos manggagawa ka pa sa Panginoon. Nagbibigay ka ng libreng serbisyo mo para sa kapwa mo, hindi ka nagpapabayad. Aba, maganda yun. Pero tulad nga ng sinabi ko, ang Diyos ay naghahanap araw-araw. Tinitingnan niya sa atin sa atin, isa-isa sa atin. Sino ba tambay sa inyo ngayon dyan? Aba, nagpapalipas lang to ng oras, puro chismis ang ginagawa, tatambay-tambay. Aba, walang ginagawa to kundi mag-drugs. Walang ginagawa to kundi mga lunya. Walang ginagawa to kundi maglapastangan sa kanyang magulang. Ay, walang ginagawa to kundi maglaro ng game sa cellphone niya. Na-seek mo na ba ang kingdom ni Lord? Nauna ba si Lord? Mahal naman tayo ng Panginoon eh. Gusto lang niyang gawing balanse ang ating buhay. Lahat ng pinagkakabaliwan ng tao dito sa mundo, lilipas lahat yan. Pag namatay tayo, wala tayong madadala. Di po ba? Kahit anong taas ng posisyon mo sa trabaho mo, wala tayong madadala. Kaya dapat ngayon pa lang, pinaparealize na ng mabuting balita na magtrabaho tayo sa Panginoon. Hindi ka man binayayaan na maging preacher, wala kang gift of preaching, wala kang gift of healing, pero lahat tayo may kakayanan. Kung halimbawa, janitor ka, magwalis ka sa bahay nyo o sa trabaho mo na sa Lord mo ino-offer. Tandaan natin, lahat ang gagawin natin dahil kay Lord, para kay Lord. Kaya pag nanonood ka ng mga pornography, eh masasabi natin na para kay Lord ba yan? Napipraise mo ba si Lord yan? Kasi ang bawat parte ng katawan natin, mata, kamay, lahat, ibinigay sa atin ng Panginoon para gamitin sa pagpapibigay papuri sa Kanya. Kasi di ba sabi ng Panginoon sa Biblia na kung ang kamay mo nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putuli mo yan. Kung mata, dukutin mo yan. Eh kung ganun na mangyayari, lahat tayo bulag, lahat tayo baldado. Pero ibig sabihin ng Panginoon nun, aanihin mo yung buo yung kamay mo, malino yung paningin mo, mapapasa impyerno naman. Kaya magsimula na tayo, kailan pa ba tayo magbibigay ng papuri sa Panginoon? Kailan pa ba tayo aawit, sasayaw sa Panginoon? Kailan pa ba tayo magbabasa ng Biblia? Kailan pa ba tayo makikinig ng salita ng Diyos? Kapag bingi na tayo? Kapag sakit na yung mga kasukasuan natin? Kapag hindi na tayo makalakad? This is the best time na magtrabaho sa ubasan ng Diyos. Sapagkat maraming biyaya na hindi kayang ibigay ng mundo ang mga benepisyo na kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Yan yung pangarapin natin. Ano bang trabaho ang magagawa ko para sa Panginoon? Para makapunta ko sa pinto, sa langit. Amen. Marami yan. Huwag lang natin kakalimutan na lahat ng meron tayo, pinapahiram lang ni Lord. Hindi atin yan. Ultimo singkong duling, ultimo takit ng ballpen, hindi atin yan. Ultimo yung ating asawa, anak, ultimo buhay natin, hindi atin. Pinapahiram lang. Kaya huwag tayo nagmamaramot sa ating kapwa. Kapag tumulong tayo sa ating kapwa, ibig sabihin, ginamit tayong instrumento ng Panginoon. Kapag tayo ay nagalit sa ating kapwa, nagalit tayo sa Diyos. Kaya nga di po ba, ang mga kapwa natin, hindi tayo dapat nagagalit sa kanila. Alam niyo kung bakit? Kasi sila ay may mga sakit espiritual. Di po ba? Kung halimbawa may kapitbahay kang chismosa, may kapitbahay ka na gumagawa ng masama, huwag kang magalit sa kanya, maawa ka. Kung bakit? Sapagkat siya ay nasa under ng influence ng bad spirit. Ganyan ang Panginoon eh, kinakawaan tayo. Pag tayo nagkakasala, naawa ang Diyos. Hinahanap ng Panginoong Hesus ang naliligaw na tupa at gusto niyang dalhin sa kanyang pastulan. Tayo nagkakasala, kinakawaan tayo ng Diyos. So dapat magbibigay yung awa, yung pagpapatawad na ibigay sa atin ng Panginoon, ibigay din natin sa ating kapwa. Hindi yung may kasalanan na nga siya, sinisisi mo pa, binubugbog mo pa ng sisi. Parang ano tayo nun eh, masahol pa. Naghuhusga eh. Hindi pa nga nagpaparusa na dun sa kabilang buhay eh. Tayo, mas masahol pa. Amen. So, yun po yung reflection ko sa mabuting balita ngayong araw. Kayo din po. Kinakausap din tayo ng Panginoon kayo. Tinatanong ng Panginoon, ano na ba yung trabahong nagawa mo para sa akin? Yung mabibigyan ako ng papuri, hindi ikaw yung sisikat ha.
Amen. Sana lagi nating ipanalangin sa Panginoon na, Lord, ito yung magagawa ko. Ito yung kakayanan ko eh. Marunong po ako magluto, Lord. Magluluto ako sa gawain. Magluluto ako, magbibigay ako sa mga nagugutom. Lord, ito po yung kaya kong gawin eh. Binigyan mo ako ng kayamanan, gagamitin ko to, Lord, sa pagtulong sa mga kapwa kong nangangailangan. Eh, Lord eh, binigyan mo ako ng magandang boses eh. Pwede akong kumanta. Aawit ako sa iyo, Panginoon. Ang dami, sang katerba. Nasa sa atin na lang yun. Kung kaya natin ibigay kay Lord ang ating paglilingkod. Sapagkat karapat dapat naman paglingkuran ang Panginoon. Tayo po'y magkaroon ng closing prayer. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa araw ng August 19, 2020, Wednesday Gospel. Tunay nga, Panginoon, na ang laki ng pagkukulang ko sa iyo. Masyadong naging busy yung mind ko sa trabaho ko dito sa mundo. Nakalimutan ko, ikaw pa lang dapat first job ko. Dapat kong pinagtatrabahuan ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pananampalataya ko sa iyo at paggawa ng mabuti, pananalig ko sa iyo, Panginoon. Nakalimutan ko na iiwan ko pala ang trabaho ko dito sa mundo. Iiwan ko ang trabaho ko bilang isang ina, bilang isang ama, bilang isang anak. Pero ikaw dapat ang masikip kong harapin. Ang trabaho ko, ang responsibilidad ko sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ko na magampanan ito, na lahat ng aking gagawin ay gawin ko sa pangalan mo, na ikaw ang pinagsisilbihan ko at pinaglilingkuran ng Panginoon. Sana po maging katagap-tanggap sa iyo ang aking paglilingkod, Lord. Kailangan kita. Hindi ko magagawa ito ng ako lamang, sapagkat ako'y likas na makasalanan. Pero walang imposible sa iyo, Panginoon. Hindi po ba sabi mo sa huling apart ng mabuting balita, maraming nauuna na nahuhuli at maraming nahuhuli na nauna. Salamat, Lord. Good news. Kahit pala nahuli na ako sa pagkilala sa iyo, kahit nahuli na pala ako sa pagbabalik loob ko sa iyo, pwede pa rin pala akong mauna. Mauna sa paglilingkod sa iyo, mauna sa pagbibigay ng pagpapasalamat sa iyo, papuri, mauna sa pagbibigay ng pagpapatawad. Pwede pa pala akong mauna, Lord, hindi pa pala huli. Binibigyan mo pa ako ng pagkakataon hanggat buhay ako. Sapagkat marami ding mga tao na unang naglingkod na nag-backslide na, nang lamig na sa Diyos, kaya sila'y nahuli. Lord, ipinapanalangin ko po ang mga Facebook friends ko na may karamdamang physical, diabetes, sakit sa puso, ano po man, in Jesus' name. I-claim natin ang kagalingan, pero higit sa lahat, ilapit natin ang ating mga spiritual na karamdaman. Yan po ang gusto talagang pagalingin ng Panginoon. At panalangin ko po ang iyong pamilya na iingatan kayo sa COVID. Tayo, ingatan. Bigyan tayo ng lakas ngayon, pagsubok kailangan. Ang pinaka-the best na ayuda ngayon ay ayuda ng salita ng Panginoon. At marami pong salamat sapagkat si Father Monique ay okay na. Kumbaga, nasa recovery na po siya. Salamat, Panginoon. Ito'y lingkod mo. Isa po siyang pare. Salamat sa kagalingang ibinibigay mo sa kanya. Patuloy kami nanalangin na siya'y palakasin mo, physical, lalo na ng spiritual. Kailangan pa po namin siya. Ang kanyang ang paggamit mo sa kanya bilang instrumento sa pagpapahayag ng mabuting balita. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kagalingang ibinigay mo po sa kanya. At gayon din po, magpasalamat tayo sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Panalangin ko din po ang buong Pilipinas na tayo maging huwag ng pasaway, lalo na yung mga pasaway na Pilipino. I-touch ni Lord. Para sa ganun maging maayos na ang ating ekonomiya. Panalangin din sa ating presidente, nagabayan siya ng ating Panginoon sa kanyang mga desisyon, pati ang kanyang mga kabinete. Maraming pong salamat, Panginoon. Sana po, Lord, lagi kang manahan sa aming puso. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan na Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sa kanyang mga anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming pong salamat sa pakikinig nyo para sa anticipated gospel para bukas. Ito po nga, gospel ito para bukas po to. Yung gospel po ngayon, napi-play ko na po yan kanina pa sa watch party. O kaya punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. At doon yung gospel araw-araw po. Amen po. Ngayon po, kung may mga prayer request po kayo, pwede nyo po yung i-type sa comment section during live.
para maisama po natin sa prayer, closing prayer. O kaya kung meron kayong prayer request o Thanksgiving para bukas, pwede nyo rin pong private message sa akin para maisama po natin sa panalangin. Bawa birthday nyo, anniversary, pwede rin po yung papasalamat. May sakit kayo, i-comment, i-private message nyo na sa akin. Isasama ko yan sa closing prayer ko kapag nagla-live po ako ng daily gospel. At gayon din po, everyday po, ang The Word of God ay tuwing alas 6 na umaga. At nire-replay ko po yan anytime. At saka pakibasa na lang po yung naka-flash ngayon sa ano, sa screen ko. Sabi nga, mensahe ng Panginoon ngayon, nangangailangan ng Diyos ng manggagawa. So, ayan na po yan. Private message na lang niyo po ako. And, i-share niyo po ang Word of God sa inyong timeline. Kasi, sabi ko nga, hindi lang 10 utos ang utos ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanyang mga alagad na ipalaganap ang mabuting balita na hanggang ngayon, inuutos pa rin sa atin ng Panginoon. At napakadali na ipalaganap ang mabuting balita ngayon. Pindot-pindot na lang sa cellphone nyo. Nakakapag-post nga kayo ng mga tinda nyo eh. Nakakapag-post nga kayo ng mga sama ng loob nyo sa timeline nyo eh. Nakakapag-post nga kayo ng mga pictures nyo kung ano-ano pa eh. Bakit natin hindi i-repost o i-post itong gospel na to sa timeline nyo? Para yung mga Facebook friends nyo na hindi nakakarinig ng mabuting balita, madinig din nila. Malay mo, meron kayong Facebook friends na down na ngayon, baka gusto na magpakamatay, o baka walang pera, o may problema siya sa pamilya. Makarinig siya ng salita ng Panginoon, makakatulong yon. Amen? Tsaka great, yan po yung greatest commission, yung ipalaganap ang mabuting balita. Makikita po natin yan sa Matthew 28 verse 19. So sana, wag natin palagpasin ang araw na after nating marinig to, i-share mo sa timeline mo. Wala nang pinakamagandang makita na laman ng timeline mo ang salita ng Panginoon. Amen. Wag sana matigas yung ulo natin. Kumbaga, ayun na, isa na yan sa mga pwede nating gawing trabaho sa Diyos. Yung tulungan natin ng Panginoon na ipalaganap pa kanyang mabuting balita. True sharing. Kasi yan ang uso ngayon eh, social media eh. Sana gawin natin yan. Hindi po yan mahirap. And of course, kung ibibigay ni Lord ang August 20, kasi bukas, eto na yun eh, ulit-ulitin ko na lang yung gospel eh, i-re-replay ko. Kung ibibigay naman ni Lord ang August 20, Thursday gospel, muli sama-sama tayo magnilay ng salita ng Panginoon. Amen. Para po sa atin to. Okay? So, sumunod po tayo sa Panginoon sa lahat ng panahon. Thank you.
So maraming maraming po salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon. To God be the glory.